pag-uusapan natin ay about sa love. So, abangan nyo. So, ayun guys. Imbis na makipag-untahan o tumambay kung saan-saan, dito na lang ako sa prayer room para makipag-usap na din kay Lord at para magpasalamat. So, medyo matagal-tagal din akong, siguro 1 week hindi ako nakapunta rito. So, yun, like, comment. So, ngayon guys, nandito ako sa prayer room kung saan, dito naman talaga ako napunta miski may problema ako o wala. So, ayun, ang topic natin guys, ang pag-uusapan natin ay about sa love. So, eto guys, sabi ng Proverbs 4:23, puso mo'y ingatang mabuti sapagkat yan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi naman guys ng Jeremiah 17:9-10, ang puso ay mandaraya. So, kung tumitingin man tayo sa mga panlabas na anyo ng tao, looks can be deceiving, sabi nga ng Jeremiah 17:9. So, sa mga ganyan sitwasyon guys, kung iibig lang din kayo, unang-una make sure na malalim ka. At hindi lang yon, malalim ang iyong pasensya, dapat handa ka. Kasi pag hindi ka handa, madidisgrasya ka. So, ngayon, kung iibig ka o iibig kayo, siguraduhin ninyong will ni Lord. At isa pa, kailangan handa kayo. Ito ang mas maganda. Una, dapat malalim ang pasensya mo, malalim ang relasyon mo kay Lord. Gaya nga na sinasabi ko kanina, dapat handa kayo. Siyempre, nandiyan na yung sasabihin nila na handa ka daw dapat masaktan, handa ka ma-reject. Sa akin naman, naranasan ko rin mga ganyan. Halos taon na din yung mga pinagdaanan ko. So, base sa experience ko, pagdating ko kasi sa ganyan, seryoso ako. So, ako, handa na ako sa mga ganyan. Ma-reject man o hindi, nakahanda ako. At yung relasyon ko sa Lord, hindi pwedeng mawala yun. Kung ano ako ngayon, kung ano yung kinatatayuan ko ngayon, eto ako. Dito ako masaya, dito ako mas natututo. So, don't allow loneliness or brokenness. Parte ng buhay yan. Ang kailangan lang sa mga ganyan, maging matibay at matatag. Hindi maiwasan dyan na hindi ka mabibigo. Mga kabiguan sa buhay, they are destined by God to happen to you, to get better and stronger person. Kumbaga, sa isang soldier, marami na akong pinagdaanan, nakatakot-takot pa. Pero, naging matibay at matatag ako. Bakit? Kasi, pag ang Diyos ang kakampi mo, if you are in God's side, no one can ever destroy you. Psalms 94:14, mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. So, kung ikaw ay nasa side ni Lord, kung ikaw ay nasa presence ni Lord, kahit anong mangyari, hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi ka niya pababayaan dahil anak ka niya. Ngayon, ako na magsasabi sa inyo guys, kahit sabihin ninyo na merong mas better, ako na nagsasabi, walang better, walang mas better dito sa mundo. Kundi ang mas better ay ang relasyon mo lang kay Kristo. Kasi yung mga nakikita natin dito sa paligid, lahat ng yan hindi perpekto, lahat ng yan nagkakamali, sabi nga ng Roma. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi perpekto lahat ng nakikita natin sa paligid, kundi ang perfect lang ay si Lord. Kahit sabihin natin na I pray for you na mas ibigay ni Lord, yung mas better. Pwede na, sige, sabihin na natin na ibigay ni, panalangin natin na ibigay ni Lord yung mas better. Ngayon, kung hindi will ni Lord, hindi rin mangyayari. Kaya nga tayo mga Christian, dahil tayo'y nasa side ni Lord, dahil tayo sumusunod kay Lord, ang sundin natin dapat ay ang will ni Lord. Ngayon, pag ako'y napalagay sa ganyang sitwasyon, lagi ko ang sinasabi, Lord, kung will mo man ito, ay salamat. Kung hindi, salamat din. Ganun lang, lagi lang tayo mag-depend sa salita ng Lord, sa pangako ng Lord, sa will ng Lord. Kung mababasa nyo yung Luke, binend down ni Lord yung will niya para sa will ng Diyos. Pag kasi gusto natin, will natin yon. Ngayon, pagka binend down natin yung will natin para sa Panginoon, mas maganda yon. Sabi doon, si Lord nag-i-struggle nun. Anong gusto ni Lord? Gusto niyang i-quit yung paghihirap niyang yon, yung sobrang clear na clear sa kanya yung mangyayari na kailangan na may mapako sa
cross para sa ikakaligtas ng marami. Pero sabi ni Lord, binend daw niya yung will niya para sa will ng Panginoon. So, yan ang sagot eh sa ma-pride. Binibend ni Lord yung will natin. Dahil baka mapokus tayo sa isang bagay, makalimutan natin yung will ng Diyos para sa atin. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, kung pinapanalangin natin na ibigay ng Lord yung mas better para sa iyo, walang mas better. Hindi, ang mas better lang ay yung relasyon natin sa Lord. Ang mas better ay ang sumunod sa will ni Lord. Dahil sabi ng Jeremiah 31:3, sa malayo pa lang ay nagpakilala na si Lord at tayo kanya ng minahal. Ganon din sa Roma 5:8, ipinadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kung hihingi ka sa Lord, samahan mo lagi ng Lord, not my will, but yours will be done. So, yun. Naway may natutunan kayo. Dito ko natatapusin tong video na to. I pray na ingatan kayo palagi ng Lord, maganap yung will ni Lord. Ibigay ng Lord yung desire ng puso nyo nang naaayon sa kalooban ng Diyos. So, yun. Lagi lang tayo mag-depend sa will ni Lord. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pagsama. Like, comment, subscribe, and share. Salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod na pagkikita. God bless po. Yeah.